Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for April 1 to 15, 2023. This is a general reading, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon, link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Ayan, so kung kayo ay interesado sa private reading, I offer tarot, astrology, and numerology readings. I-check nyo na lang po yung description at pinned comment. And also, you can visit my website, mrqueenph.com. Okay, Cancer, let's see what's up. You have passion. Ooh, so I think you're focused on what makes you passionate or parang mas energized ka na ginagawa ang isang bagay na to. Na ito yung tipong ano, sabi nila, kahit hindi ka bayaran, gagawin mo kasi you're passionate about it. You also have life's purpose. So I think, wow, may mga ano ah, these are very strong energies that are coming to you. Cancer, no? It really makes sense kasi Mars is going to enter Cancer. I'm not sure kung kailan, but anytime soon. So, yung energy ni Mars, and Mars is about passion, so, yeah, you're going to feel passionate around this time, yung April 1 to 15. And some of you, maaring meron kayong discoveries of your life's purpose, kung ano talaga yung landas na gusto nyong tahakin, and this is going to transform your life, no? So, major transformation around this time. Yung talagang pwedeng 360 na pagbabago sa buhay ninyo. And I feel na mas magiging masaya kayo rito and fulfilled dahil alam nyo na ito yung talagang itinalaga, destined for you to do, no? In this lifetime. So, let's see what else. You also have, transformation na naman to, judgment, rebirth. This is the new you. Whoa, okay. Wow. Ayun. May death card tayo rito and this is also transformation. Grabe. Things are changing for the better for you, Cancer. Maaring meron natapos na isang chapter sa buhay ninyo. Pwedeng nung una, hindi kayo naging komportable rito, but I feel like nagkakaroon kayo ng understanding na, kaya kailangan talaga tong matapos is because tapos na yung ano mo doon, yung mission mo doon. And I feel like there is something that you need to face right now. Meron kang bagong kailangang harapin ngayon, pwedeng bagong mission mo sa buhay to. That's why you are gearing towards your life's purpose. And with the Seven of Coins here, you've been waiting for this to happen and there's always a room for growth, no, para sa'yo. Kumbaga, yes, you are sinisimulan mo na to or ini-embrace mo na to, but meron ka pang kailangang alamin, pag-aralan, no. You also have it will take some time, no, to master this, kung ano man tong bagong purpose mo. But I feel like magkakaroon ka rito ng overflowing love, overflowing contentment, no? And some of you, maaring healing work to. It's like you are going to be part of the spiritual community or you're going to heal people or help other people. So maaring yun yung realization mo of your life's purpose. And you also have balance. Sabi rito, when it comes to your finances, you need to balance your career and personal life, no? So, hindi lang puro trabaho-trabaho. Kailangan din may oras ka para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. So, yung skills mo ngayon, mas lalong hinahasa, no? Ibig sabihin is, mas lalo kang gumagaling, no? And may mga taong gustong tumulong sa'yo. Maaring may nagme-mentor sa'yo ngayon. Kung ano yung dapat mong gawin or maaring someone is guiding you, no? Maganda kasi na meron ding mentor para at least meron sa yung magsasabi ng mga advice nila through their experience. So sa relationship naman, you are open-minded. Okay, maaring ano, meron kang ka-deal ngayon na you are letting go of this person because of the red flags, no? Na nung una akala mo okay lang sa'yo, tanggap mo, but
in the end, eventually, na-realize mo na, no, hindi mo kayang makisama sa taong to kung ganito yung ugali niya or ganito yung ginagawa niya. So, pwede tong na-realize mo na you're not really cut for it, no? Halimbawa, you are open to a relationship na walang commitment. And then eventually, akala mo, kaya mo yun. But eventually, you realize na, teka, parang dehado ako doon. So, some of you are letting go of that. Okay? So, meron din ditong partnership. I think you tried it, no? Sinubukan mo, pero you feel na hindi mo deserve yun. So, that's why you are letting this person go or letting this connection go. Oo, hindi ka rin sigurado of this connection. But you are moving on. You are focused on your friends, yung mga bago mong connections. You are becoming more collaborative. So, marami kang mga nakakausap na ibang tao para tulungan ka sa mga pangarap mo, ginagawa mo. So, I think mas nagne-network ka ngayon. Okay? There is expansion in whatever you do. Pwedeng sa career, sa business mo. But I feel like when it comes to relationship, mas focus ka on connections, no? Connecting with other people. And if you feel na hindi ka, parang if you feel na unfair sa relationship, you will not let yourself in that relationship. Yes, because the answer is no. Ayaw mo. Hindi mo hayaan sarili mo na kumbaga, to be in a relationship na unrequited or unfair. So, meron ditong wish granted, no? Meron kang wish ngayong April 1 to 15 na matutupad. Okay, umiwas na lang sa mga tension, no? Lalo na at ang Aries. Ang Mars ay nasa Cancer, no? Kasi it will... Actually, ang Mars ayaw niyo sa Cancer kasi ano yun eh, fire and water, di ba? So, alam niyo naman yung energy ng fire and water. Water babasain yung fire. So, parang it may create tension, no? So, that's why manage your energy, manage your emotions kasi baka, you know, baka meron kayong meron kayong pasuking isang bagay na pagsisisihan nyo lang. So, manage your emotions. Yes, introspection. Pag-isipang mabuti, no? Ang mga bagay na gagawin. Pwedeng sa papasukin yung negosyo, trabaho, career, or mga relationships, no? Or sa mga bagay na sasabihin nyo, yung actions ninyo, no? Pay attention to your actions. Huwag magpadalos-dalos. Surprise! So, meron surprise for you ngayong April 1 to 15. Release your expectations and be open to surprise. Yes. So, ano man tong expectations na to, mas maganda na wala kang expectations para mas ma-appreciate mo yung mga blessings at mga surprises na darating sa'yo. Okay, so that is your reading, Cancer. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Cancer. See you again.